Hi, Ateners. May confession po ako sa inyo. I never say no to my husband pagdating sa sex. Mrs., hindi tumatanggi makipagtalik sa mister niya. My husband and I enjoy sex ever since we became a couple. We do it once or twice a week. Hindi naman sobrang madalas, pero hindi lumilipas ang isang linggo na wala. Minsan, ako ang nagyayaya. But madalas, yung asawa ko. And I really say no to him. Mga 90% of the time, parating yes. Kahit wala ako sa mood, kahit pagod ako, kahit may period ako, kahit ano pang dahilan ang pwede sana na mag-no na lang. But I still say yes. Yung times na nag-no ako dahil lang hindi okay ang pakiramdam ko, hindi dahil malibog ako. Although, I still find my husband very handsome and yummy. But early on in our relationship, naisip ko na rin kasi na biologically speaking, kailangan niya kasi yun. Napapansin ko rin kapag wala kaming contact, mas irritable siya at mas stress sa trabaho. Para sa akin, kung isa yun sa needs ng asawa ko, bakit ko naman ipagdadam sa kanya? When we make love, hindi din naman ako parang nakahilata lang. I make sure na ako rin ay natutuwa sa mga nangyayari. At hindi rin selfish ang asawa ko. He always makes sure na natatapos din ako, para fair. Madalas din nilalandi ako ng asawa ko. Hinihipuan ako siya ng pabiro. Gusto ko rin kasi yung mararamdaman niya na I still find him attractive. Saka, diba, mas mabuti na kami yung maglandian kaysa sa iba siya lumandi. Ano nga ba ang kahalagahan ng lovemaking sa buhay ng mag-asawa? Ito ang pagbabahagi ng top mom tungkol kung gaano kadalas makipagtalik sa kanilang mga asawa at kung bakit hindi siya tumatanggi makipagtalik sa kanyang mister. Dahil paniniwala ng misis sa piling hindi makikipagkilala, ang pagtatalik ay napakahalaga sa pagsasama ng mag-asawa. Ito ay hindi lang umano nagiging paraan para makapag-bonding o maging close sila. May benepisyo rin itong naibibigay physically and emotionally health. Ang paniniwalang ito ay naturang misis ay may katotohanan. Ito ay napatunayan ng maraming pag-aaral. Ang benepisyo ng pagsisex sa mag-asawa sa kanilang pagsasama. Ang madalas na pagkikipagtalik sa inyong asawa ay nakakapag-boost sa kanilang self-image or self-esteem. Dahil sa hindi mo pagtanggi sa pakikipagtalik sa kanya ay mababawasan ang insecurity sa kanyang nararamdaman at nagiging positive ang tingin niya sa kanyang sarili. Ito ay nagdudulot ng pleasure or happiness sa iyong katawan. Pinabawasan nito ang feeling or irritability at depression sa inyong dalawa. Ito ay dahil sa pakikipagtalik ay nag-release ng chemical hormones sa utak na nakakatulong para pakalmahin ang iyong katawan. Ayon pa rin sa pag-aaral, ang pakikipagtalik ay mahusay sa stress management technique dahil naiibsan nito ang stress hormone sa iyong katawan. Nakakatulong din ang pakikipagtalik para magkaroon ng maayos na tulog. Dahil dito, ang hormone na prolactin na inire-release ng iyong katawan tuwing makikipagtalik ay nakakatulong magkaroon ng mahimbing na tulog. So, kung halimbawa na gusto nyo po talaga makipagtalik, ay why not? Dahil mag-asawa naman po kayo at ito po ay normal sa mag-asawa. Kaysa naman po, tanggihan natin ang ating mga asawa at baka sa iba pa ito maghanap at maglandi pa sa ibang babae. Maraming ganun po. So, ang lovemaking sa mag-asawa ay napaka-importante po at wag po natin ito baliwalain. Thank you!